Piha, magandang araw mga ka-agri. Ako si Jay at welcome sa ating vlog na naglalayong magdala ng pinakabagong balita at impormasyon tungkol sa teknolohiya at mga inobasyon sa agrikultura dito sa Pilipinas. Ngayon, tatalakayin natin ang ilan sa mga makabagong teknolohiya na tumutulong sa ating mga magsasaka upang mapabuti ang kanilang ani at kita. Tara, samahan niyo ako. Point ta. Unang-una sa listahan na natin ay ang paggamit ng mga drone sa pagsasaka. Alam niyo ba na sa tulong ng mga drone, mas madali at mas mabilis nating natutukoy ang kalagayan ng ating mga pananim. Ang mga drone ay may kakayahang kumuha ng high-resolution images na nagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa kondisyon ng lupa at halaman. Sa ganitong paraan, mas nagiging epektibo ang paglalagay ng pataba at tubig sa ating mga pananim. Sunod naman ay ang smart irrigation systems. Ito, mga makabagong sistema ng patubig na gumagamit ng sensors para sukatin ang moisture levels ng lupa. Kapag nakita ng sistema na kailangan ng tubig ng mga halaman, automatic itong nagbubukas at nagbibigay ng tamang dami ng tubig. Hindi lang ito nakakatipid ng tubig, kundi nakakatulong din para maiwasan ang overwatering na nagdudulot ng root rot. Ang vertical farming naman ay isa pang napakagandang inobasyon, lalo na para sa mga lugar na may limitadong lupain. Sa pamamagitan ng vertical farming, ang mga halaman ay itinatanim patayo sa mga stack layers, kaya mas maraming halaman ang maaring itanim sa maliit na espasyo. Sa Pilipinas, marami na ring urban areas ang nagsisimula ng mag-adopt ng vertical farming para masiguradong may sariwa at ligtas na gulay na may hain sa kanilang mesa. Isa pa sa mga inobasyon na ating tatalakayin ay ang paggamit ng biotechnology sa agrikultura. Sa pamamagitan ng biotechnology, nakakapag-develop tayo ng mga pest-resistant at high-yielding varieties ng crops. Halimbawa na lamang ang golden rice na may taglay na vitamin A na napakahalaga sa ating kalusugan. Ang mga ganitong teknolohiya ay hindi lamang nakakatulong para sa mas mataas na ani, kundi pati na rin sa kalusugan ng mga kumukonsumo nito. At siyempre, hindi natin makakalimutan ang mobile apps na tumutulong sa mga magsasaka para masubaybayan ang kanilang mga taniman. Ang mga apps na ito ay nagbibigay ng real-time weather updates, pest and disease diagnosis, at market prices. Sa pamamagitan ng mga app na ito, mas nagiging informed ang ating mga magsasaka at nagiging mas madali para sa kanila na gumawa ng desisyon para sa kanilang mga sakahan. Mga ka-agri, napakaraming oportunidad na nadala ng teknolohiya para sa atin. Kaya't huwag tayong matakot na yakapin ang mga makabagong paraan at patuloy na mag-aral at mag-innovate para sa ikabubuti ng ating mga sakahan. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang mga video tungkol sa agrikultura at teknolohiya. Hanggang sa muli!